Hi, good morning mga guys. Welcome sa channel namin ni Papa Bits. Hi guys, punta muna kami sa Sogod. May bibilhin kami. Guys, alis muna kami. Punta kami ng merkado ng Sogod. At kagabi guys, dito po kami natulog. Si Pex, ako at si Papa Bits. Napasarap yung tulog namin dito kasi malamig siya. Dito po kami natulog sa extension. Habang naghihintay po ako sa kanila na umuwi kasi iniwanan nila ako ditong mag-isa. Siguro mga alas 10 na po sila umuwi kagabi. Tapos naabutan po nila ako na nandyan pa sa folding big nakahiga dyan sa labas. Dyan na lang po din sila natulog. Ngayon guys, ilalabas namin yung motor namin. Ayan, maano pa dito. Medyo basa-basa pa yung lupa. Talagang maano dyan. Pwede nagian. Ayan, maputik guys. Namumroblema po kami paglabas kasi yung motor na ano na anong tawag, anong sa Tagalog pa yun guys, sa amin nalulubong sa putik. Yan, nahihirapan si Papa Bits paglabas kasi basa pa yung putik, maano siya, parang yung guma ng motor lulubog diyan sa putik. Tapos yung mga putik na napupunta diyan sa guma. Tapos ang labas po guys, yung motor napupulupotan po ng ano. Napupulupotan po ng putik. Ayan. Kasi po sige. Di dagadlat matigaagi. Ayan po guys, ang dinadaanan ng ano, ng motor. Sa Sugod Mercado. O, ang luwag ng palengke nila. So, bali dito kami bibili ng mga panghalo. Guys, nakabili na po kami ng bigas at uulamin namin ngayon. Bali, uuwi na po kami. Ayan po guys, nandito na po kami sa bahay, nakauwi na. Yung nabili namin na isda is tulingan. So, bali isang kilo, hatiin namin yung kalahati, lulutuin ni Pix ng adobong paksiw para ngayong tanghali. Tapos yung kalahati naman is gagawin na iskabitsi. Nagpapaturo po siyang magluto ng iskabitsi. Kanda na, bumili na lang po ako ng para sa iskabitsi mamaya. Tapos bumili na din po ako ng paborito naming snack, lubid-lubid. O bali mag alas 10 pa lang naman nandun na, kahanda na yung gawain kong paghulman ng empanada. Mamaya na po ako mag-uumpisa. Meron pa naman ako dun sa freezer na nagawa. Kung may bumili ngayon, may i-serve na po ako. Dito lang muna tayo sa extension magtatambay-tambay kasi
bukas pa sila magtatrabaho sila, Sir Regan. Bali, relax muna sila ng dalawang araw. At dito po kami natulog kagabi, si Pix, Papa Beats at ako. Ako dito sa ano, sa folding bed, tapos si Papa Beats dito sa simento. Yung ginawa niyang banig is ito po, yung sobra na ginawang costume ni Jing noon nung may event nila kila Ate Charing. Tapos itong banig na pom. Pero pag ano ko kanina guys, itinupi ko, parang basa siya kasi walang karton. Sayang yung mga karton na galing sa ibang bansa na inano namin, merong naghingi, ibinigay namin. Siguro sisidlan ng damit nila. So, bali, ako dito banda, dito, si Papa Beats doon sa gilid, parang nagigitna siya. Tapos si Pix naman, dito po siya pumisto sa banda na to, sa may bintana. Parang mahimbing naman ang tulog namin dito. Merong lamok na nag-iingay, nag-aano sa tainga ko, siguro ko mga isa lang yun. Ang ginawa ko na lang po, nagtalukbong po ako ng kumot. Tapos, nagsuot na lang po ako ng medyas. Si Jing, nag-isa na lang doon sa loob. At ngayon, nandun, natutulog pa, hindi pa nagising. Joaquin! yung anak ni Chandria, pag dumadaan dito, tinatawag kong Joaquin. Tapos, sumasagot naman siya, Mama Dax. Yung mga bata dito po, lahat sila, Mama Dax yung tawag sa akin. Parang mga apo ko na din dun sa Tacloban. Pag nakikita ko Mama Dax, sila dito mga bata pag dumadaan. Pag nakikita nila ako nandito sa labas, tatawagin nila ako Mama Dax. Tapos, kung ano-ano po yung binibigay sa akin. Minsan, yung tulad ng sampalok pag nangunguha sila, meron akong share niyan. Kahit anong prutas na kunin nila dito, na mayroon dito na nakukuha nila, nire-reserbahan po nila ako. Tapos, binibigyan ko naman po sila pag may sobra po ako na luto ng empanada, tapos na medyo nahalat ako na wala silang pambili na gustong kumain ng empanada, binibigyan ko na lang po sila tag isa-isa. Ang panahon dito guys ngayon, parang makulimlim siya pero mainit. Mainit siya. Kasi walang hangin. Umaano yung panahon. Parang hindi kumikibo yung mga dahon ng niyog. Ayan po guys yung namin, yung ampalaya. Kawawa naman po. Kasi natabunan ng lupa yung mga gamot niya. Pero namumulaklak pa rin. Marami din kaming bunga na nakuha dyan. Tapos ito merong bunga, dalawa. Ayan, isa. Medyo malaki na. Tapos yung isa, ayan. Parang pinagpipistahan pa yata ng hamtik yung pula na basta sa amin tubak. Yan po guys, pinupulupotan siya ng mga hamtik.
Ang dalawa nagtatago kasi nangihis sa loob. Pinapagalitan ni Papa Bits. Nagtakbuhan sila. Dito sila sa tabi ko. Ano? Ano kay? Nangihi ka mo. Mga pasaway. Guys, dito po kami kakain. Tapos yung ulam namin, yung linuto ni Pix na adobong paksiw na tulingan. Ayan po guys. Dito kami kakain sa extension. Ayan yung paksiw ni Pix. Simi adobo na may gulay na alugbati. Gigisingin natin si Jing para kumain. Tulog na tulog pa. Mamaya na lang yan kakain pag nagising na. Masarap ang tulog. So, bali kami muna yung kakain. Siapa Papa Bits? Kain tayo dyan. Tanghali na po. Kain na po kami. Ayan guys, tulingan na paksiw. Kain tayo. Ah, hindi pa kumakain dyan, kumain na din po kayo. Yung naririnig nyo na ingay, ano yan? Sa kabila. Ano to? Cleaner? Nag-cleaner sila sa ano, sa kahoy. Yung ginagawang bahay kubo dyan sa likod namin. Cute ang bahay kubo nila. Ayan po guys. Kain tayo. Siyempre, hindi natin makakalimutan yung the best na pares ng ulam natin, yung sili. Ayan. Meron dyan akong tatlong sili. Itinitiris ko lang dyan para maanghang yung kanin ko. Kasi masarap guys kumain ng maanghang yung kinakain mo. Merong halong anghang. Andun si Pix. Tapos kagad na siyang kumain. Tapos lagyan natin ng sabaw para yung anghang niya kumalat.
ang salap na, guys. Lasang Bicol Express na. Ano? Baka mamalas ka man ba? Narap. Pinagpawisan si Papa Bits. Maanghang daw. Ano, Joaquin? O, kaon! O, man na mong kaon? Guys, tapos na po, na po kaming kumain. Siyempre, ang susunod na gagawin yung magkatapos kumain is man, huhugas po. Maghuhugas muna ako bago mag-umpisa sa paggawa ng empanada. Nakahanda na man po yung tratrabahoin. Ayan po guys, pinalalambot ko pa yung dough. So, bali, manghugas muna po ako. Muna ako guys. Thank you for watching guys. I love you all.